Pinaghahanap na ng mga pulis ang mag-asawang nasa likod umano ng milyong-milyong pisong networking scam. Syndicated o large-scale staffa ang kasong posibleng kaharapin ng mga suspect. Balita hati ni Micaela Papa, exclusive. Mahigit 30 tao ang dumagsa sa Quezon City Police District o QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Inirereklamo nila ang mag-asawang Arman at Leia Naga na nasa likod umano ng Alea Marketing Networking Scam. Tinatayang 30 milyong piso raw ang natangay mula sa mga biktima. Abril daw noong unang imbitahan sa kumpanya si Jojo, di niya tunay na pangalan. Sa pag-recruit daw ng iba pang miyembro, ang kanilang 699 pesos magiging 5,000 pesos sa loob lang ng isang linggo. Ang paglago ng kanilang pera, namomonitor pa raw sa website ng Alea Marketing. Doon po kami na-convince talaga dahil minsan sa isang araw may pumapasok sa amin, pera account namin, 4,000, 3,000. Matapos daw tumubo ang inilagak na pera, muli raw siyang nagbigay ng halos 200,000 pisong kapital. Pero hindi raw nagtagal, nade-delay na o hindi na nakakapag-payout ang kumpanya. Hanggang noong Hunyo, tuluyan na daw nagsara ang opisina ng Alea Marketing sa KEDSA Building sa Quezon Avenue. Hindi na rin nahagilap sina Arman at Leia Naga. Malaking problema ito para kay Marlon, di niya tunay na pangalan. Bukod kasi sa natangay ang 40,000 pesos na sarili niyang pera, nakatatanggap na siya ngayon ng mga banta mula sa kanyang mga ni-recruit na kapwa na goyo rin. Kaya nananawagan kami sa DILG Secretary, kay Secretary Rojas, na tulungan po kami. Dahil malakas po ang kalaban namin, marami pong pera. Kami walang pera. Tingin ng pulisya matibay ang kaso laban sa mag-asawa dahil may nauna na rin umanong batch ng mga biktima na nagsampa ng reklamo laban sa mga sospek. Ayon doon sa mga biktima, maabot na sa 30 million mahigit or kumulang yung ano, yung nakuha. Posibleng magsampa tayo ng ano, yung syndicated staffa o kaya large-scale staffa. Micaela Papa, GMA News.